Anong ginagawa natin? Shooting natin sa... eksena na pagkatapos ng laban nila. Yun na, shooting mo na. Ako po si Lance Aaron de la Cruz. Ako po ang nag-sulat at nagdedirect ng short video. Muna syempre, nag-quire tayo ng instructor natin na gumawa ng short film para ipasa sa dating Viva Voce yung tinatawag na na film festival. Pero ayun, sinabi niya na kailangan natin gumawa. Medyo mixed emotion ako na excited ako, pero alam ko rin na magiging mahirap yun, kaya medyo may dalawang isip ako. Pero kasama lang nun, kung ano yung mapag-decision na ng buong klase, yun lang ako. Ngayon, napag-usapan namin na gagawa kami ng short film, kaya susupport ako ngayon dito. Isipan namin yun ni Mike, isang kumain kami sa isang karinderya. Habang nag-aaral kami pa uwi, bago kami umuwi, kumakain muna kami sa labas. Nung minsan, pagkatapos na i-announce ng instructor namin na kailangan gumawa ng film, nandun na yung mga ideas, nandun na yung mga gustong gawin. Alam na namin, may mga naisip na kami na gusto namin makita at saka mga dapat namin gawin sa film. Kaya habang nag-aaral kami pa uwi, napag-uusapan na namin na kung ano yung mga gusto namin, nandun yung mga gusto namin ng mga barilan, gusto na ng action, yung mga ganun. Tapos, nung mismo kumakain na kami, doon namin nabuo yung concept. Siguro ang magiging expectation ko sa film na to, sana this week lang tapos na lahat ng mga kukunang video para the following week puro edit na lang siya. Sana maging consistent pa rin yung mga members, especially sa mga staff, mga director. Sana maging consistent pa rin sila. Tiis-tiis lang. Tama siya. Yeah. Last year kasi, di ba, sumali na tayo, pahirapan. Hindi pa natin alam yung mga, kung paano kasi gumawa na ito, hindi pa natin alam kung paano. Kaya kung ano na lang meron, ginawa na lang natin yung best natin para makapag-produce ng film. Mga bagay na kailangan. Una pa lang sinabi ko na sa alayon na kailangan namin ng pera, ng panahon, ng mga gamit, tsaka ng skills. Pagdating sa skills, meron na tayong mga kaklaseng katiwa-tiwala. Pagdating sa panahon, meron tayong mga kaklase na walang ginagawa pagdating sa bahay nila. Kaya ina-expect ko noon na tutulong sila dito. Kasi alam ko na gusto rin naman nila yung ganitong project. Sa mga gamit, singko na medyo kinapos kami doon kasi wala. Bitin niyo yung camera namin, yung mga computer namin hindi rin ganun ka-powerful. Pero alam ko naman na makakaya namin gumawa ng maayos na film sa tamang diskarte. Tapos yung pera, siyempre, problema pera, mga estudyante lang naman tayo, wala tayong producer na nagbibigay sa atin. Kaya, subukan namin gumawa ng paraan para nagano kami ng patak-patak para makakunan yung para makapondohan lahat ng activities na gagawin namin, pero medyo hindi lang sumasapat yung nagbibigay ng mga klase namin para supportan yung mga gawain dito. Kaya yung iba sa amin nagsasakripisyo at gumagastos pa lang digit sa dapat nilang ibigay, digit sa napag-usapang ibibigay nila. Why not? 3, 2, 1, action!
para pag wow, okay. Version lang to. Pag-ibigan sa ating kasing stage. Ano lang yan? Next week yan? Hindi, hard lang. Kaya pala mukhang Jesus. Tapos yung project natin na nag-aaral, kasi maraming hindi lang nagpunta. Kasi maraming sila ginagawa sa ilang project. Ngayon, yung project natin dito, nagpasok sa video kasi yung wala nila yung iba. Pwede naman Yung shooting ngayon kasi dun kami sa si studio dun sa dark room. Masasabi ko lang sobrang init dun sa loob kasi isa lang yung ventilation natin, yung isang electric fan na maliit, tapos para maging maayos yung studio, tinakpan lahat ng mga bintana kaya talagang walang pumapasok na hangin. Kaya yung kung walang electric fan doon, siguro suffocated na kami doon sa taas. Pero, ang masasabi ko rin sa studio natin, masyado siyang parang pinagtiyagaan. Kasi, kung isipin yung studio natin, parang gawang estudyante talaga eh. Pero, ang masasabi ko lang sa director, saludo ako sa kanya kasi, kahit ganun yung studio natin, yung mga equipments, hindi siya ganun ka sa paggawa talaga ng mga filmmaking. Pero, binibigay niya pa rin yung best niya. Kahit mahirap, kahit mainit, kahit... Gaya yun ang sabi ni Jonathan, problema sa mga classmates, sa mga kasama kong gumagawa sa staff. Kasama kong mga gumagawa. Minsan kasi, hindi fix yung schedule nila. Kasi minsan nga, dinadaan ko na lang sa biro-biro. Kasi, umayapagsabayan ka sa init ng ulo ng mga kasama mo. Nandun talaga yun. Gulo. Wala, magugulo lang. So, daan mo na lang sa pagpapatawa. Pero message ko sa kanila, sa anumang kalagayan na nandito tayo, anuman ng, kahit hindi mo natin hili, itry natin explore kasi bahala natin balang araw. Magamit natin yan pagkatapos ng pagdating ng panahon. Pero totally lahat, masaya naman, maganda yung pero thanks pa rin sa mga time na sinacrifice. Kasi isa sa gusto mo talaga dito, makilala natin yung isa't isa. Makita yung mga ugali. Makita yung mga ugali. May natutunan tayong bago o kaiba. Yun ang pinakagusto ko sa film. Thank you.
Para sa akin, kung isang full-time student ka lang, magiging madali lang to. Pero kung working student ka, kagaya ng karamihan sa mga nandito, magiging mahirap yun. Kaya yung mga kasama namin dito na working student, appreciate yung mga ginagawa nilang effort na minsan nagpupuyat sila para makagawa, gumagastos sila para makapunta sa ganitong location, nag-aambag sila ng pangkain para sa aming lahat, para hindi naman kami magutom. Kasi yung ganun, yung sasakripisyo sila ng oras, panahon, pera, lakas, para lang matapos na ano to. At nakikita ko na nahihirapan sila. Hirapan din talaga.